Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Albert Pagana at ang respeto ng mga Meksikano kay Santissima. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So matapos nga pong magsilbing trainer ng Pinoy knockout artist na si Prince Albert Pagana sa mga pambato ng Team Bisaya sa kakatapos lamang na Battle of the YouTubers suntukan ng mga sikat Season 2, ay sasabak na ito sa Battle of the YouTubers Season 3. Nauna na po kasing pinaliwanag ni Makagago na sa kasalukuyan ay expire na ang professional boxing license ni Pagana. Kaya naman pwedeng-pwede na itong sumali sa Battle of the YouTubers nang walang hahadlang. Bukod dyan ay nag-post din si Makagago kanina lamang sa kanyang official YouTube channel na magbibigay umano siya ng update mamaya patungkol sa magiging laban ni Pagana sa suntukan ng mga sikat Season 3. Isang malaking pahiwating na kasali na talaga ito sa susunod na palaro. Hindi pa naman alam o pinapangalanan kung sino ang kanyang makakalaban. Subalit inaasahan na ang kapwa former professional boxer na si Jasper Kaino ang makakatapat ni Pagana, kung saan pareho ding may expire na lisensya sa pagiging professional boxer. Inaasahan naman ng mga fans na si Pagana ang mananalo kapag sila ang naglaban. Lalo pat may professional record si Pagana na 33 wins with 23 knockouts at isang talo lamang. Habang si Jasper Kaino naman ay may isang panalo lamang at 8 talo sa kanyang professional career. Magdadalawang taon na ang nakakalipas magmula ng huling beses na lumaban si Pagana sa ibabaw ng lona, kung saan tinalo niya ang kapwa Pinoy na si Virgil Puton via unanimous decision. Lately ay hindi na masyadong aktibo sa pagboboxing si Pagana, kung saan 4 na beses na lang itong lumaban sa huling 4 na taon. Subalit bagamat kasalukuyang expire ang professional boxing license ni Pagana, ay huwag po tayong magugulat kung pasukin ng Games and Amusements Board ang paglahok ni Pagana sa Battle of the YouTubers at subukan itong harangin. Dahil alam naman nating lahat na kapag lumaban si Pagana sa mga kasali doon, ay tiyak na pwede talaga siyang makasakit at madalas sa seryosong kalagayan ang kanyang mga kalaban. Sa kabilang banda naman mga idol ay kahit nga po natalo ang ating pambato na si Gio Santissima ng Mexican-American na si Joet Gonzalez, ay hindi pa din maiwasang mapahanga at magbigay ng respeto ng mga Mexican fans sa ating pambato. Ito ay dahil nakita nila kung gaano katapang si Santissima na lumaban sa kanilang pambato, kung saan nakipagsabayan talaga ito at nakipagpalitan ng mga suntok. Sa videong ito ng ating kaibigan na si Marvin Mabait TV, ay makikita natin na pagkatapos ng laban ay nagpakuha ng mga litrato ang mga Mexican fans kay Santissima, at may mga ilan ding nag-iiwan sa kanya ng mensahe na parabang pinapalakas pa ang kanyang loob at sinasabing kahit natalo ka ay nakuha mo pa din ang respeto namin dahil sa tapang na ipinakita mo. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy na